the honorable government officials, my dear brothers and sisters in Christ. Ang pagsilang po ng Mesiyas ay hindi biglang nangyari. Ang pagsilang ng Mesiyas ay pangako. Ito ay pangako ng Diyos sa taong nagkasala. At sa paglipas ng daang taon, libong taon, iba't ibang propeta ng Israel ang nagsabi, ililigtas ang bayang Israel. Noong sila ay na-exile sa Babylon, noong sila ay naligaw sa disyerto, noong sila ay sinalakay ng mga Romano, palaging naroroon, darating ang Mesiyas, darating ang tagapagligtas, darating ang mananakop, matatapos ang lahat ng ito. Kaya ang inaasahan nilang darating ay yung aalis ng lahat ng kasalanan, magpapaalis ng lahat ng masasamang tao. Ang lahat ng aapi ay mawawala at iisa lamang ang kanilang titingalain. At yon ay ang Mesiyas, ang mananakop na ipinangako ng Diyos sa simula't simula ng panahon. At ano nangyari? Dumating yung mananakop, dumating yung tagapagligtas, kaya lang hindi Superman. Dumating yung mananakop, kaya lang hindi naman Super King. Paano niya tatalunin lahat ng makasalanan ay hindi nga niya kayang dalin yung sarili niya bilang isang sanggol? Paano niya tatalunin yung mga Romano na sumalakay sa Israel, ay kaliit-liit na sanggol na daladala ng kanyang nanay? Paano mangyayari ito? Kaya maintindihan ninyo, mga minamahal kong kapatid, na nung sinabi nila na ang Mesiyas ay isinilang na at tinignan nila yung sanggol na sa kinakainan ng mga hayop, napakamot ng ulo at ang sabi, ito ba yun? Hindi pwedeng ito yun. Paano tayo ililigtas? Paano tatalunin yung mga kalaban natin? Isang gulto. Pero ang hindi natin nakita ay talagang may solusyon ang lahat ng karahasan. Talagang may solusyon ang lahat ng krimen. Talagang may solusyon ang lahat ng nanlalamang sa kapwa-tao, ang lahat ng nananakit. Talagang may solusyon ang patayan. Talagang may solusyon ang pagkakawatak-watak at pag-aaway ng lahat ng tao. Ano ang solusyon na yon? Sinabi ng Panginoon, at yon ay kanyang ipinakita sa atin bilang isang sanggol, humility. Humility lang talaga at wala nang iba. Para bagang ang humility ang aspirin na tatanggal sa lahat ng ating kirot. Ang humility ang antibiotic na gagamot sa lahat ng ating infection. Ang humility ang gamot para hindi na tayo putulan ng paa, putulan ng kamay. Ang humility ang kailangan upang ang ating kaluluwa ay hindi na kailangang mag-repair ng puso o mag-transplant ng mga laman loob. Pero hindi nangyayari sapagkat kumakapit pa rin tayo sa opposite ng humility. At ano yun? Alam naman natin, pride. Sapagkat nang dumating ang Panginoon, itinuro niya sa atin, kung magpapakababang loob lang tayo, malulutas ang lahat ng ating problema. When God came, He taught us that we will be saved not by revenge, but by meekness. When God came, He taught us that we will follow Him not because He advertised Himself,
not because he campaigned for himself, not because he paid a PR agency to create an aura about him. We are going to follow him because he is humble. Ang sinasabi ng sanggol sa Sabsaban ay ito, ayaw niyo ng gera, ayaw niyo ng korupsyon, ayaw niyo ng kabastusan, ayaw niyo ng karahasan, ayaw niyo ng nakawan, ayaw niyo ng kamatayan. Iisa lang dapat ang dapat nating panindigan, humility. And yet, we have not really tried humility because we are afraid that when we are humble, people will manipulate us. We are afraid that when we are humble and we do not take revenge, then we will be on the low side, on the losing side, and we don't like the feeling of being defeated. Mga minamahal kong kapatid, ang Diyos hindi namimilit. Ang Diyos hindi nang aakit. Ang Diyos hindi nagbabanta. Ang Diyos ay hindi nang kukulit hanggang pagbigyan natin siya. Sapagkat ang Diyos na inaalala natin ngayong Paskong Hating Gabi ay Diyos na maghihintay, kasi ang paghihintay ay tanda ng pagmamahal. Ang Diyos na ito ay hindi maghihiganti, sa halip ay maghihintay. Ang Diyos na ito ay hindi magpapakilala, sa katunayan, hindi na nga siya makilala sa krus. At ang sabi ni Propeta Isaias, he did not look like a man, he looked like a worm. At hindi siya nag-a-advertise sa sabihing, sumunod kayo sa akin, sisikat kayo. Sapagkat ang sinabi niya sa mga alagad, wala akong unan, wala akong bahay, wala akong makain, sumunod kayo sa akin kung gusto niyong walang makain, walang bahay, at walang magandang kinabukasang naghihintay. That is not an advertisement, that is not a campaign, but that is the truth. Now, my dear brothers and sisters, do you realize that Christmas is not just about Christmas lights? Christmas is not just about Christmas decorations. Christmas is not about eating and drinking and singing. Because there is no Christmas for the proud. There will be no Christmas to those who refuse humility. There will be no Christmas who do not understand what humility is. We might celebrate, we might drink, we might light firecrackers, but for those who are not willing to dare to be humble, to stop the culture of revenge, to stop the culture of coercion, to stop the culture of disinformation, to stop the culture of campaigning and advertising in order to convince others about you. My dear brothers and sisters, God will not do that, and let us not do that. God chose the path of humility, and let us choose the path of humility. Because I say it again, humility is the medicine that until now we have not really tried. Humility is the antidote to all the pains of the heart and the soul and the spirit that we are going through. Humility is the cure so that you don't have to go the surgery of your soul. Humility is the cure for everything. And yet, we are not trying it because pride is more attractive. Revenge is more attractive, and putting up a good show is more attractive. My dear brothers and sisters, love is humble, and love became flesh. Not only love, humility became flesh on Christmas Day, and only the humble will be able to understand what Christmas is.